I was 18 years old when I got married. So, syempre kapag ka ikaw pala nabigyan ng responsibility ng maaga, lahat gagawin mo. In fact, nasubukan ko rin maging taxi driver. Nasubukan ko rin mag-shoeshine. Lahat papasukin ko basta importante kikita. And at the same time, basta legal, ethical at wala akong tatapakan tao, definitely gagawin ko lahat. Alang-alang sa family ko. Wife ko nagtatrabaho sa people support. So, ako naman nasa bahay lang, kaalaga ng mga bata, hatid sundo. And kung may racket na pwedeng racket sa Baguio, yun, gagawin ko. Nagbabayan sila kung ano-ano. And at the same time, pupunta ng bilyaran, baka manalo sa bilyar, pwedeng pambili ng pagkain man lang. Yun yung ginagawa ko before ako mag-royal. Yung wife ko naman, well off yung family nila. That's the reason kung bakit din ako na-inspire dun sa mga in-laws ko. Dahil nga, kahit pa paano okay yung buhay nila, sabi ko, hindi pwedeng habang buhay, wala na lang mangyayari sa buhay ko. Dapat may mapatunayan ako sa kanila. The reason kung bakit ako lumalabas everyday, it's because of yung pamilya ko. Tititiga ko sila, ito ba yung gusto kong buhay para sa kanila. Gusto ko yung maibigay yung the best na buhay para sa family. Talagang nagdasal na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng break. Bigyan mo ako ng isang opportunity na pwedeng mabago yung buhay ko. At pag nabago yung buhay ko, pagka ako nagkaroon ng break sa buhay ko, ibabalik ko rin yan sa tao. So, yun yung dumating si Royal. Actually, ang una kong tinignan nung pumasok ako sa Royal, yung nag-invite sa akin. So, na-inspire ako sa kanya. Tapos, pinunta niya ako dito sa Manila. Kinausap ko si Press at saka si Chairman. Sabi ko, ibang klase yung management. Ibang klase yung vision nung may-ari. Ibang klase yung mancom ng Royal. Yun ang nakita ko sa Royal Business Club. Yung integrity at credibility ng may-ari at ng management. Ibang klase yung determination ng presidente at chairman. So kung determinado yung may-ari, mas, kumbaga, mahahawak eh. Bago po akong sumali sa Royal, marami nang yumaman, marami nang kumikita, marami nang nakuha yung mga pangarap nila. Marami nang naging milyonaryo. Kaya ako na-inspire. Na kung nagawa nila, imposible hindi ko kaya. That's why nung nag-start ako sa Royal, every week, ay may kita point na pumunta ako ng Manila para mag-aral. Kasi importante dyan yung training. From Baguio, pupunta ako ng Manila. Mga 2 days, 3 days ako dito. Wala pa akong pera at that time, nagre-rent lang ako ng apartel doon sa tapat mismo ng Royal. So, para mas madali, nagko-commute lang ako. Nagbabas lang ako. At habang nasa bus ako, umiyak ako. Sabi ko, Lord, alam ko may mangyayari sa akin. Alam ko hindi mo ako papabayaan. Kumbaga lahat, inalay ko talaga sa kanya. So, nung nasa bus po ako, actually, iniisip ko na bakit yung mga ibang kaibigan ko hindi naniniwala sa akin. Yun yung mga umaandar sa utak ko nun. Yung mami ko hindi rin naniniwala, yung mga kapatid ko, pamilya ko hindi naniniwala. Ang daming rejection, ang daming discouragement. Yung mga ina-expect kong sasali, hindi sumasali. Sobrang nakakaya. Isa lang sinabi ko sa isip ko noon. Sabi ko, these people, my family, my loved ones, my relatives, my friends, these people will be proud of me later on. Sabi ko, lahat ng hirap, may katumbas na sarap. Lahat ng mga pain na nararanasan ko, sigurado ko wala akong ibang, walang ibang mangyayari sa akin later on, kundi puro king naman. That's why, talagang pinursigi ko. Talagang ginawa ko yung part ko. Sabi ko nga kanina, na-inspire talaga ako sa mga taong nauna. Ibig sabihin, pag may nauna, may susunod. At ang mindset ko sa sarili ko, walang ibang kasunod kundi ako. Sabi ko, dadating ang time, aakit din ako sa stage. Dadating ang time, yung mami ko magiging proud sa akin. Dadating ang time, yung mga tao, papalakpakan din ako. Yun yung talagang nakita ko sa sarili ko na mangyayari. 6 years na si Royal Business Club. I've been doing the business for 3 years pa lang. So dito ko napatunayan na sa negosyong ito, walang nauna, walang nauli. Basta masipag ka, mataas ang pangarap mo, at gusto mo bago ang buhay mo, definitely, pwede kang maging top earner ng Royal Business Club. Pwede kang kumita na malaki, at pwede mong unahan yung mga nauna. Importante dito yung relationship mo sa mga leaders. It's all about how you treat your leaders. In a relationship, there should be no expectations. Rather, there should be an acceptance. Just accept them kung sino sila. And eventually, yung
process ng pagbabago ng attitude na sinasabi sa training, mangyayari din. So yun yung isa sa mga naging factor kung bakit ganito yung nangyari sa kasabihan. Maganda yung pakikisama natin sa mga tao. And ang nakakatuwa po nito, in a very short span of time, pwede mo talaga makuha yung mga gusto mo. Basta gagawin mo lang yung responsibility mo as a club member ko yan. That's why, nung nag-member ako ng Royal, after 2 months of doing the business, nabilong po ako agad sa top ng Royal. After 4 months, nahit ko po agad yung travel incentive going to Hong Kong. And then after that Hong Kong, na-acquire ko yung brand new Mitsubishi Montero. So in just a matter of 6 months, nabili ko agad yung pangarap kong kotse. So sa loob ng isang taon, aside from Hong Kong kotse, nahit ko rin yung Rookie of the Year and Millionaire Circle. So lahat nangyari yan sa loob ng isang taon. Plus nahit ko rin yung travel incentive papuntang Europa. Grabe! So 9 countries naman yung inikutan namin doon. So on my second year naman, na-acquire ko na tong condo unit ko. Tapos na-hit ko rin yung papuntang Brazil. Especially kung lagi mo kasama ang Panginoon, Christ the Redeemer, wala mo imposible. Sa Royal Business Club, lahat ang imposible magiging imposible. Nakakatuwa dahil bukod dun sa mga accomplishment na nakuha ko in my life, yung mga pag-aaral ng mga anak ko, napunta ko sila sa magandang eskwelahan. At May 2012, na-acquire ko yung ultimate dream car ko, yung Audi R8. Amazing. Amazing yung nangyari sa buhay ko. At the same time, yung mami ko, nabilihan ko rin ng sasakyan. Kaya nakakatuwa dahil, alam mo yun, yung mga mahal mo sa buhay, kahit papano, hindi lang yung personal na pangarap ko, kundi pati yung mga pangarap mismo ng mga mahal ko sa buhay, nabibigay ko. At the same time, nakakatulong ka rin sa mga ibang tao. Guys, grabe dati. Dito ako kumukuha ng pambili ng diaper, pambili ng pagkain. Pero ngayon, ginagawa ko na lang siyang hobby. Ayan, hindi naman. May tumbo pa rin. Ibang klase lifestyle ko ngayon, magmula nung nag-royal ako. Kasi before, kung saan ko gustong pumunta, hindi ako makapunta dahil wala akong sasakyan. Yung time and financial freedom, yun yung meron ako ngayon sa Royal. Mas masarap magyabang ngayon eh. Kasi kahit papano, may pagyayabang ka. Unlike before, ang meron lang talaga ako yabang. Yabang lang eh. Pag tinanggal mo yun, walang-wala na ako eh. Pero nung nakita ko si Royal Business Club nga sa buhay ko, sabi ko, grabe, dito ko papatunayan yung yabang ko. Na meron akong patutunguhan sa buhay ko. Mabuti na lang nasa tamang kumpanya ako. Kasi kung hindi ako nasa tamang kumpanya, eh, malamang wala rin mangyari sa buhay ko. Hindi ito ibang kumpanya eh. This is Royal.